Hello, hello, hello everyone. Kumusta, kumusta, kumusta kayo? Medyo matagal na hindi ako nag-film kasi guys, sobrang busy. Alam niyo naman yung buhay OFW, eh, kailangan itong mga YouTube na to, mga social media kailangan. Ano lang to, minsan is it aside din natin. So focus pa rin tayo sa totoong trabaho natin, di ba? Social media, di ba? So, and now, here, nakikita ninyo, tumitrending kasi ito ngayon. Dito sa Hong Kong, marami na din nagbibinta nito yung ubi cheese pandesal. So, sinubukan ko siya, 5 piraso, at saka ang lalaki, guys, malaki siya. Ganyan siya kalaki, ayan. So, malalaki siya. So, 5 pieces, nasa $20 ang bili ko nito. So, itong pandesal na ito is galing kay Pablitos. Ayan, kay Pablitos. So, itatry natin siya, yung pandesal ni Pablitos. So, sige, umisahan na natin yung ubi cheese pandesal mukbang. So, ayan, guys. Medyo pasensya na kayo kasi sa minsan, medyo matagal-tagal yung aking pagka-upload, basta busy, ayan. So, ito siya, guys. Ito yan. Iniinit ko siya ulit. Masarap kasi yung pandesal pag mainit pa siya. So, ayan, mayroon siyang laman na ubi sa loob. So, tingnan natin yung lasa. Masarap ba? Kung ubi, cheese, pandesal na nga ba? Malabo? Nalalasahan ko yung ubi niya. Ang ubi niya masarap, guys. Lutong ubi. Yung ubi jam, yun. Hindi lang siya yung sabing flavoring lang na ubi. Totoong ubi talaga. Sarap. Yun yung cheese niya. Ano yun natin? Yung hindi tinipid. Hindi nila tinipid ang palaman. Ayan. Ang dami ng palaman yun. Nalalasahan ko yung ubi at saka yung cheese. Sarap pala. Sarap na combination ng ubi at saka cheese. Sarap. Hindi ka magtataka bakit siya naging ganyan. Yung ubi cheese na isalatan. Alam naman natin, every yung mga factory, bread factory na nagluluto, iba-iba yung kanilang style. So, first time kong kumain nitong ubi cheese at isalatan. So, sa product ni Pablitos. Ito si Pablitos, guys, is located sa Di Nadres Street, Barangay Matiuna, Tayaba City, Quezon City. Sa Quezon City siya. Sarap pala siya. Naalala ko noong panahon. Noon yung pandesal talaga, yung normal lang na pandesal, yung iniikot-ikot sa every 5 a.m. na umaga, yan. Mag-iikot-ikot. Ganito kalaki yung mga pandesal, ha? Pero ngayon, ang liit na ng mga pandesal ngayon. One peso, ang liit-liit na, diba? Ayan, so, ayan. Hindi siya tinipid sa, palaman. Tapos, yung paggawa ng yung tinapay niya talaga, malambot. Hindi siya, mayroon kasing ibang pandesal na puro lang hangin yung loob. Ito hindi. Hindi ako magka-copy guys kasi mayroon na akong iniinom na juice. Mamaya ipakita ko sa inyo. By the way, disclaimer lang naman po guys. Hindi po ito sponsored, ha? Binili ko po ito. Binili ko po siya. Actually, marami sa online. Pero yun doon sa online, ang mahal ng mga binta nila. May nagbinta sa akin ng $100. So, 10 piraso. So, ang tala ito, kay Pablitos is $20 lang. Doon direct sa tindahan. Hindi ko siya binili sa online. Thank you.
combination ng ubi at saka cheese. By the way guys, update ko. Di ba yung last time ko is gumamit ako ng Skin Magical. So sa 2 weeks, ito update ko siya guys. Medyo, mayroon pa namang mga dark spot. May mga dark spot pa naman tayo nakikita dyan. Yung sa pimples nga yan, di ba? Yung naiwang bakas ng pimples. So, pero hindi na siya totally itim talaga na sa malayuan makikita mo siya. Kailangan malapitan bago siya. Pag malayo, hindi mo na siya mapapansin. So, in 2 weeks ko siya na ginagamit. Nag-ipadyan yung effect ko. Tapos, pumuti yung aking balat. Pumuti siya. Tapos, ano ba? Actually, sa 2 weeks na effect ko naman pala siya. Yung Skin Magical. Yun nga lang, ito hindi pa siya. Kasi last time, malaki yan, diba? So, ngayon, wala na siya. Dark na lang. Pero mayroon pa siya. Parang mayroon pa siya na yung nasa loob. Yung nasa loob ang ano niya. Hindi siya mapisa. Nasa loob. So, hindi ko na. Hayaan ko na lang siya. So, yan. Ito yung update ng aking Skin Magical. So, mayroon, hindi, sa 2 weeks, hindi pa naman siya totally talaga na nawala. Pero at least na, parang, pakunti na, ano siya, na nag-erase. Unlike nung hindi ko pa siya ginamitan ng Skin Magical, pag sa malayuan, klaro-klaro talaga sa salamin. Pero pag tumingin ako sa salamin, hindi naman siya masyado. Dito na lang na side, itong mga malalaki. So, siguro, pag mga 1 month or more, ayan, tingnan natin. Pero sa 2 weeks, okay siya. May epekto naman sa akin. Mayroon din nag-comment na nangati daw sila. Nangati. Yes, yung first ano ko, yung first lagay ko ng age-defying at saka rejuvenating na cream. Kasi ano, pag pinapawisan ako, pag ano, after mga how many minutes, nangangati siya. Pero hindi naman siya as in sabi mo, nangangati talaga. Yung parang ma-feel mo lang siya. Pero okay naman, mawawala din naman after a few minutes. Pero pag yung sabing kating-kating talaga yung mukha mo, so i-stop mo na lang. Kasi baka hindi ka iyan. So, hiyangan lang kasi. Alam nyo guys, sa tatlong pandesal gusto ko dito. Siguro ikikip ko ito, ma'am, para merienda ko. So sa 5 piraso, pag ikaw lang isa kumain, busog na, okay na. Tatlong tinapay, naubos ko. Sobrang sarap. Nabusog na ako sa tatlo kasi malalaki talaga siya guys. Mabubusog ka na talaga. Salamat pagditos. Ayan. Sarap. Masarap mong tinapay. Not sponsored dito guys. Baka sabihin ninyo sponsored. Hindi sponsored to. Ito na guys. Ito yung juice na iniinom ko. Actually na ano ko lang to siya. Kita ko lang to siya sa market. Sa supermarket. So, itatry ko din siya. So, ito siya guys is the Home Grow. Ayan. Home Grow Juice Company. So, ito siya is ayan. Meron siyang turmeric, carrots, apple, lemon. Tatlo lang yung ano niya, tatlo lang yung nasa loob ang ingredients niya nito. Lemon, turmeric at saka ginger. So, ayan. Itatry ko siya, guys. So, diba? Unlike na magbili tayo ng mga soft drinks, mga juice diyan na mataas sa sugar at saka sa acid. So, siguro itatry din natin yung mga juice na pampaganda din ng ating immune system. So ito, itatry natin. Actually, ilang beses ko na rin siya na inom. Try. Mas masarap kasi ito siya guys pag malamig. So, one liter ito, nasa ano siya, 35 Hong Kong dollar. Try natin. So, kailangan i-shake-shake nyo muna. Tapos yung ano niya, kita niyo yung ano, 'di ba? Alam niyo naman yung kulay ng turmeric, 'di ba? So iyan yung kanyang kulay. So inulit ko yung ingredients niya is tatlong piraso yung ginger, lemon at saka turmeric. Tapos ang lasa niya is may malalasahan mo talaga yung turmeric at saka yung ginger, pero mas nalalamang yung lemon. Tapos mayroon siyang mga yung mga pan ng lemon. Parang ayun yung parang
tropical na juice na mayroong mga naiiwan mga masarap siya pag malamig talaga. Hindi na ako nagsasoft drinks guys. Iniwasan ko na talaga yung soft drinks. So, nakita ko to siya. So, mag-juice na sana ako. Pero nakita ko to siya. So, sabi ko, bakit hindi ko siya subukan, diba? So, ito siya guys is made from New Zealand. So, sabi dito, actually, wala naman siyang mga sinabing maganda siya for, ganyan, diba? So, may energy, may protein, may carbohydrates, and side sodium, side dietary supplement. So, raw and cold pasteurized coffee is no juice from concentrate. No added sugar, no additives, no preservatives. So, lahat dito is purong-puro. Homegrown. So, diba? Kasi, wala kasi akong juicer, so hindi ako makagawa ng juice ng gawa. Yung mga natural, yung gawang-gawa talaga. So, ito, tinatry ko itong gawang-gawa na yung inumin mo na lang. Di ba? So, hindi na masama. Kung maganda lang naman sa katawan mo, so why not, diba? Subukan. So, yun guys, so dito ko na lang i-end ang aking vlog. So, see you next time guys. Hanggang sa muli. Paalam! Love you!